din si Chen, magluluto tayo ngayon ng pakbet. So ayun, lalagyan natin ng twist. So lalagyan ko to ng gata. So ang title nito ay pakbet sa gata. So ayun, meron tayo ditong baboy, meron tayo ditong mga gulay. So talong, meron tayo ditong string beans, mayaba. Meron tayong kalabasa. Meron tayong sayote. So ayan, so ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang pakbit sa may gata. Let's go!
So ayun mga Wim's Kitchen, ready na tayo. So nandito na yung ano natin, gulay natin. So nahiwa na. At yung baboy. Tsaka meron tayong bawang at sibuyas. So simplihan lang natin ang ating pakbet. So lalagyan natin ng gatato para medyo kakaiba. So let's go. So ayun guys, so maggigisa tayo. So ayun, mag-isa muna tayo ng bawang tsaka sibuyas. So ayun guys, napakasimple lang nitong lutuin. So magigisa lang tayo ng bawang at sibuyas tsaka yung karne natin. So lulutuin lang natin yon, tsaka lagyan natin ng konting asin at saka paminta yung ating baboy para lumasa. So ayun mga Bim's Kitchen, ito yung ano, yung pakbit na may gata. So sa probinsya namin, ito yung normal lang na kahit anong klaseng ano, gulay, ipaghalo-halo mo tapos lalagyan ng gata. Pwede yun, ganun ang style namin sa probinsya namin. So kahit anong gulay, pwede lagyan ng gata. So ayun, sunod na natin yung baboy. Lasahan lang natin yung karne natin sa paminta. So ayun, tatakpan lang natin yan hanggang medyo mag golden brown na. Kadiskarte. So guys, ayun, luto na ang ating baboy. Kung mapapansin nyo, ayan. Luto na. So ilalagay na natin yung gulay. Napakasimple. So lagyan natin ng konting toyo. Mga Bim's Kitchen, konting-konti lang. Yan, tama na yan. Mga tatlong kutsara lang. So dalawat ka lang ating kutsara na toyo. So ayun mga Bim's Kitchen, optional lang yan ang toyo natin. So ayun mga Bim's Kitchen, pwede na natin ilagay yung ano natin, yung bata natin, para lumambot yung gulay natin. Tamang-tama lang yan hanggang lumambot. So ayan mga Bim's Kitchen, ito yung ano natin, pakbit sa gata. So ayan, papalambutin lang natin yan. Mga Bim's Kitchen. So ayan, pwede natin takpan to. Ayan lang natin siyang kumulo hanggang lumambot yung ating gulay. So ayan mga Bim's Kitchen, meron tayo ditong bagoong alamang. So pwede natin lagyan ito dito. Pero optional lang to mga Bim's Kitchen, pwede tayong maglagay na lang pag kumakain na tayo. Kasi yung syempre, may iba na ayaw ng shrimp. Ayaw nila ng bagoong, so pwede natin lagyan na lang to sa ano, side dish natin. So ayan. So ito, ang pakbit talaga ay may bagoong. Ayun, so ang gagawin natin ngayon, mamaya na natin lalagay pag naluto na. So ayun, mga Bim's Kitchen, pwede tayong gumamit ng bagoong alamang. Thank you.